If you want a breathtaking overlooking view of the skyscrapers of Metro Manila in Laguna Bay, a second level of alfresco dining with 350 pax seating capacity, freshly in-house baked bread and pastries, super wide selection of menu, cafe, and bar drinks, acoustic band on select days, overlooking KTV. Introducing Taibo Grill and Cafe here in Antipolo, the latest food destination here in Antipolo Rizal. Let's visit. So yun, ayun, ito yung EYBO dito sa Antipolo. Napinuntahan namin niya ni Mrs. So, ayun si Mrs. sa taas. Andito ako sa baba ngayon. So, ito yung kanilang entrance naman, papasok. So, bubungad sa atin itong kanilang swimming pool. So, ito yung pinaka-pool nila dito na makikita nyo pagpasok nyo pa lang. Tapos, ang kagandahan niya kasi yung anluwag. Tapos, meron pa siyang light na talaga naman nagpapaganda sa kulay ng tubig dito sa loob. Ito yung sa pinaka ground floor niya. Bari, ito yung resort. Hanggang dun sa dulo naman, yun yung pinaka area ng mga pwede nyo nung tambayan or lalagyan ng gamit. Ayan. Sakyat tayo. Ito yung second floor niya ng tapos CB. Pwede kayo magtambay dito sa kanilang mini veranda. Punta naman natin yung taas store. So pagdating niya dito sa third floor, ito yung bubungan sa inyo guys. Ito yung pwesto din nila dito. So, napakaluwag ng place. Ganda rin naman. Ito naman yung pupunta ng fourth floor. So, yung dito. Dito yung banda pala. Napakalawag din ang place. Also, ito yung kanilang kitchen. Available din sila ng mga cakes, salubong. Sarap na sweets. Yung originally gawa rin nila dito. Crispy pork belly. Yan, available din sila dito ng mga ano, mga ganitong salubo. Good day! At andito tayo ngayon sa TYVO Antipolo Rizal. Ito yung bagong bukas na restaurant at isa tayo sa naimbitahan dito sa kanilang restaurant. So itatry natin ngayon yung kanilang food at saka yung place na para makita nyo rin kung ano yung meron dito sa kanila. So ayan. So, thank you nga pala kay TYVO for invitation natin dito. Ayan. Ito yung kanilang Portuguese rice dito na kung titingnan natin isang parang typical lang na itsura ng margarine na rice, ganun. Margarine with rice. Pero
Siguro, syempre, depende naman sa mga ingredients. Depende naman sa mga ingredients nila, syempre. Kasi yun naman talaga magpapasarap sa bawat lutuin or bawat menu na niluto nila. Sarap. Parang java rice siya na maganda, pero alam mo mas malapit yung ano, lasa niya pag yung gumagawa ka yung manghang na ginagawa natin, yung parang something mas malapit yung lasa niya dun sa kimchi rice, di ba? Fried rice siya. So ayun, tsaka maraming vegetable. Ayan. Maano siya, pampalusog to. Hindi siya pampatangkad. Hindi ako tatangkad to. Ayan. So yun guys, next naman natin titikman itong kanilang bulalo. Medyo mainit pa siya kasi bagong hain to nung hinain sa atin. So titikman naman natin ang difference ng lasa ng kanilang bulalo dito. Sarap. Yung lasa ng kanilang bulalo, actually yung sweet na natural sweet ng ano ng corn, yun yung nagbigay ng tamis sa sabaw. Tapos ayan, may mga halong mga veggie na normal naman, pero sulit yung ano, sulit yung lasa. Sarap. Sarap din yung ano nila, bulalo. Sarap yung bulalo nila dito. Next naman natin itong kanilang sisig. Titikman naman yung kanilang sisig. Actually, meron na siyang meron na tong sili na nakahalo mismo sa sisig nila. Tapos may extra pa. Ngayon, kung mga taga-ano kayo, taga-Bicol, ganyan, mahilig ng sili. Pwede mong panghaluan to eh. Kayang-kaya naman eh. Sisiw lang to. Pero titikman ko muna kasi mamaya. Kaya naman. Taga-Bicol ka pa naman. Hindi ko kaya. Anyway, yan. So, tatry ko naman ng sisig nila. Sisig nila guys, okay naman. Sarap din. Tapos, pagdating sa style ng kanilang pagluluto, yung bang hindi siya tinipid doon sa ano, halos more on na chicharon, more on na sitting green, hindi. Siya more on pork talaga siya. Makikita mo naman na talagang solid yung pagka video pala to.